kita naman natin ang daming may mainit na kape, yes, at may mainit na sabaw. Sarap humigop ng sabaw kapag ganitong malamig talaga. Excited na ako dito sa legendary na pares uso kasi, Miss Lynn. Tikman na natin. Sige, siyempre ako. Sige, mag-pour ka na ng ano, ikaw mauna. Ako na, alam mo naman. Alam mo, actually, it smells very good as it is. Ay, ito pala yung ano, may scooper pa. Oo. Very good. Actually, meron na pala dito sa loob, oh. O, ikaw, mauna ka na. Paola, how does it taste? Man natin. It smells really good. Mabango siya talaga. Nako. Oh. Konti lang yung higop ko, ah. Para makapagsalita pa ako. Solid at saka pasado. Nako, eto na, Chef JR. Legendary nga. So, gaano nila katagal pinakukuluan to para maging ganito kalasa? Isang buong araw, dalawang araw, isang linggo? I wonder, usok. Sure. Pinausukan. Would you? Wow. Ooh. Hey! Hi, Chef! Hi, Chef! Guys. A blessed morning. Yan, sasagutin natin yan, Ma'am Lynn. Yan, mukhang nag-e-enjoy naman kayo dun sa Paris na pinatawid namin dyan kanina, no? But andito pa rin nga tayo sa isang Parisan dito sa Maynila kung saan, unlike any other Parisan na kadalasan mga laman loob yung, siguro, yung laman ng bowl dito sa Maynila, purong karne ng baka yung kanilang nilalagay. And yan, kikita nyo. Maganda kasi dito, yung karne nila, talaga namang slow and low ang pagkakaluto. So, pinakukuluan po nila yung karne nila siguro mga at least 4 hours bago nila iserve yan sa kanilang mga customers. And of course, sa Paris kasi sa gantong klase ng negosyo, magandang advantage na karne yung siniserve mo. Pero ang pinakasusi kasi dyan is laging sabi nga nila, nasa sabaw. So tatawagin ko lang si Sir Kyle para i-share sa atin yung sekreto ng kanilang operations at paano nila napanatili yung dalawang dekada ng kanilang Parisan. And sabi nga ni Ma'am Lynn, talagang legendary na. Magandang umaga, sir. Yes, maraming po sa inyong lahat. Ayan, so ito, sir, yung karne natin, ito yung sinasabi nilang isa sa talagang dinadayo ng mga parokyano natin dito. Ano? Ano pa po yung iba nating sekreto? Bali, sa sabaw natin, sir, talaga yung binabalik-balikan, eh. Talaga, bukod diba? Sa mainit na sabaw, malambot na laman na sineserve natin. At syempre, yung litid natin, hindi naman yan chewy. Talagang madudurog mo ng kahit dila lang ang gamit. Ganyan. Kasi dapat yan, pinalalam po talaga ng matagal. Yes po, okay. And then yung sabaw nga po natin is, sabi nga ninyo, hindi kayo gumagamit ng laman loob. Dahil po ba mas masebo ba pag... Opo, tapos mahihiwalay pa din po kasi yung pagluluto nun. Kaya bali isang luto. At saka minsan kasi may ibang lasa, no? May ibang anggo na binadala. So itong sabaw, sir, na sikreto, sinasabi ninyo, talaga namang blockbuster at legendary. Ano po ba yung proseso ninyo? Ano yung sikreto nito? Actually, sir, wala naman po siyang typical na sikreto, kung sabihin nga natin. Lahat yan is locally, makikita lang natin dito sa Pilipinas. Yung mga typical lang na panggisa, no? Opo. Ang pinakasikreto lang po talaga natin dyan is yung kanyang beef broth na pinagpakuloan ng mismong ating buto-buto at saka ng laman. Okay. So, purong buto-buto? Yes po, at laman ng nandyan sa sabaw natin, sir. So, yun po ang sikreto. Yan na, shinare na sa atin ni Sir Kyle. Talagang purong buto-buto lang talaga. And, sir, matanong ko lang din po, kaninong recipe ba itong tinitimpla natin dito? Yan po ay recipe ni Mr. James De Los Santos, ang may-ari po ng James Paris Man. Alright. Tapos, nagsimula noong 1999 po. 1999, di ba? Parang hindi kasi... Ganon kadalas na makarinig ka ng isang negosyo na tatagal talaga ng ganon. Yes po, sir. Alright. Tapos, sir, paano ninyo na-maintain yung quality ng inyong Parisan na nag-ooperate ng 24 hours a day? Yun nga po. Kailangan po natin ng stable na karne na magdi-deliver po sa atin. Opo, yung quality rin, ano? Yes po, yung quality po ng karne, yung sabaw natin. Dapat ito, sir, yung sabaw natin. Ayan, o. Para mag-operate po tayo 24 hours po para sa ating mga minamahal na customer. Tapos curious lang ako, sir, bakit naisip yung 24 hours yung operation? So yun nga po, wala po kasi kaming oras na nakikitang mahina dito, eh. Dito po kasi sa Manila is maraming gising din sa gabi, eh. Lalo na po yung mga kapuso nating call center agents, yan, yung mga gabi po sila nagtatrabaho. So talagang any hour of the day, meron kayong target market nga, yes, na tinatawag. Po, at syempre, hindi natin palalampasin yan na
patikman yung kanilang legendaring sabaw. Sir Kyle, paano niyo po ba ina-assemble ito? Yun po. Bali, ilagay yung lang. Pares lang yung order ko, sir, ha? Pagsisilbihan ko ni sarili ko, ha? Okay, sige po. Yung karne po. Karne? Yan, dito karne na tayo sa chin-up ko. Yan. Yan. Yung karne, sir, tapos top with, ano po? Yung greens po natin. Yes. O, halo-halo na ito. May cabbage to, may leeks. Tapos, syempre, so, yung sabaw po natin. Yung sabaw. So, oh. Alright. Alright. Ito, mga kapuso, ewan ko sa inyo, ha? Pero talaga namang nakakagigil yung ating sabaw. Siyempre, hindi natin palalampasin yan ng hindi natin masusubukan. Ako po mismo nagtimpla niyan. Siyempre, yung recipe nila yung gamit natin. Ito, mga kapuso. Sakto-sakto sa inyo yan. At medyo... malamig. Ah, talaga solid. Ah, panalo po nga to, sir. Ah. Panalo na to. Mga kapuso, ito medyo may mga kasama na tayo nag-aantay dito. Talaga naman kasi pinipilahan tong ating pwesto dito sa Maynila. Kaya... mamaya na ako mangi-istorbo sa kanila. Tutulong lang ako saglit. At mamaya balikan nyo kami. Papakita natin sa inyo kung paano nila siniserve to. Dito lang sa naging isang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,